Good afternoon po. Live po tayo na itong brother na. So, si... Ayan. Meron po siyang 15 built-in stitches. Meron na din po siyang scallop at saka cotton holder. And then, pang garterize at saka yung pang aging po. Yung sa gilid na ating pinatahe. Ayan. Meron po siyang pang aging, pang double zigzag, and zigzagger. Ito po yung control niya. Meron din po siyang control na speed. Ayan, pwede din po siyang isa sa mabagal lang or pinakamabilis po. Ayan, dito lang po natin ilagay kung gusto natin mabagal po yung kanyang tahe. Kung gusto naman po natin na medyo po siya mabilis, pwede po sa gitna. Kung gusto naman po natin na sobrang bilis, dito lang po natin yan iset. And ito po yung stitch length niya. Dito lang po natin in-adjust yung lapad ng mga tahe niya. Then ito po yung kanyang tension. Yan, ito po yung kanyang reverse. Then, ito po yung start button niya. Ito lang po tayo mag-start and stop button. So, check po natin yung kanyang stitches. Pag magsaselect po tayo ng stitches, nasa gilid lang po. Ayan, ikutin lang natin ito. Ayan, nakikita lang natin na lumalabas yung kanyang mga stitches. So, straight lang muna. Pindutin natin yung kanyang start button. Nakaset sa pinakamabilis. Lagay ko siya sa pinakamabagal. And stop. Napakadilim ko ng outfit. Pwede po ito kahit sa mga beginners kasi meron po siyang controller ng kanyang speed base sa bilis na gusto niyo po. Set po natin siya sa zigzagger. Ayan, nag-select po ako ng zigzagger number 4. Then, pindutin ko ito. Yan yung pinakamabilis. Eh, pinakamabagal niya. Yan yung pinakamabagal niya. Medyo malalapad po yung kanyang zigzag. Pwede po natin i-adjust. Ilagay po natin yung sa number 2 or sa gitna ng number 1 at number 2 para po magdikit-dikit siya. So, na-adjust po yung kanyang zigzag. Dito lang po yan natin in-adjust. Kung gusto natin yung dikit-dikit lang or malapad po. Pindutin ko lang ito. Okay. Pindutin ko lang ito. Ayan po yung pinakamabagal niya. And pwede ko po yung iset sa medyo mabilis naman. Ayan, nilagay ko sa gitna. Bumilis po yung kanyang takbo. Pindutin ko lang to. Then, nag-stop na siya. Ayan po. Makikita po natin yung pinakaiba nila. Ito po yung kanina. Same stitch po sila. Parehas po sila ng stitch. Pero ito, malapad po. Then, ito po yung dikit-dikit po kasi in-adjust ko siya dito. So, na-adjust po yung kanyang length. Depende sa lapad na gusto nyo. Start. Kung gusto naman po natin dagdagan yung bilis niya, pwede niya po yung isip dito. Bali, yan po yung pinakamabilis niya. Napakaganda po na kung napakadali lang po na i-operate. Po yung start and stop button. Push button po siya. Ayan. Automatic pagka-push mo dyan. Automatic na po mag-on na po yung ating machine. Yan yung pang-garterize na yun. Napakadali lang po niyang i-operate at napakasunod po ng kanyang tahe. Pwedeng-pwede po ito kahit sa pang-business niyo. Pwede na po kayong mag-start ng pang-business dito. Pwede po kayong magtahe ng mga page set or kahit anong gusto niyo po na gusto niyong tahein dito. Pwede po ito sa makapal or manipis na tela. Pwede din po ito sa mga silk fabric. Yan, meron din po siyang scallop.
Ayan, na-adjust din po yung scallop niya kasi nakalagay siya sa number 2. So, napakalapad po. Pwede na po natin yan ilagay sa number 1 para magdikit-dikit po siya. Kayo lang po yung mag-adjust. Depende po sa length na gusto niyo. Napakaganda po nito kasi kung gusto niyo malapad yung zigzag niya, pwede niyo po yan iset sa number 4, 3, at saka 1. Pag-select naman po ng stitches niya, napakalili lang po kasi iniikot lang siya. Hindi siya yung computerized type, ha? Pinipindot po. Ito, iniikot lang po. Automatic makakaselect na kayo ng stitches. So, ito po yung reverse niya. Ito po yung panglock niya. Pagkatapos yung tahe, pwede niyo ito pinutin para bumalik po yung tahe. Then, makalock po yung ating pinatahe. Hindi po siya natatastas na mabilis. So, yun po yung tutorial natin dito, yung video natin dito. Sample guide lang po ito. Napakasimple lang po niyang i-operate. Ayan, makapal po yung ginamit natin tela. Pwede din po ito sa mga side fabric. Ayan, hindi po siya namimili ng tela. Bale, yung bobbin po niya, ganyan lang po siya. Ayan, ganyan po yung itsura ng bobbin niya. Classic bobbin po siya. Ito, tinatanggal lang po. Pulog lang natin yung bobbin. Yan po yung details niya. Napakadali ng operate. Pwedeng-pwede po yan kahit sa mga beginners.